Welcome to Information TV Educational Channel 3. Narito ang latest and updated weather update sa oras na ito. Alamin ang lagay ng panahon na mula sa pinagkakatiwala ang tagapaghatid. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, pindutin ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa weather update. Disclaimer, video courtesy and credits to the respective owner. Maraming salamat po. Happy Friday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy nating manomonitor ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. As of 3 in the morning ay namataan ang LPA 185 kilometers kanluran ng Calapan City, Oriental Mindoro. Mababa ang tsansa na ito'y maging isang bagyo within the next 24 hours at posible na rin malusaw habang nasa West Philippine Sea. Ang prevailing weather system natin sa ngayon ay ang easterlies o yung hangin galing sa Pacific Ocean na siyang umiiral dito po sa Luzon and Visayas, nagdadala po ng generally mainit na panahon na may kasama mga localized thunderstorms, lalo na yung mga probinsya facing the Pacific Ocean. Samantala, wala naman tayong inaasahang bagyo na papasok ng Philippine Area of Responsibility hanggang weekend. But take note po, no, hanggang sa matapos ang buwan ng Hulyo, posible pa rin ang 2 hanggang 3 bagyo. Ngayong araw, maulan pa rin po ang panahon dito po sa lalawigan ng Palawan, lalo na yung mga facing the West Philippine Sea. Asahan ngayong araw ang kalat-kalat na ulan and thunderstorms, epekto po yan ng low pressure area. Kaya't pinag-iingat natin sila sa posibleng flash floods or landslides. Sa malaking bahagi naman ng Luzon, asahan na yung improved weather or magiging maaraw na sa maraming lugar ngayong umaga hanggang tanghali. At pagsapit po ng tanghali, may kainitan na, epekto po yan ng easterlies. Sa Metro Manila, hanggang 32 degrees Celsius, Tuguegarao hanggang 33 degrees, and in other areas naman such as Baguio mula 17 to 22 degrees Celsius, sa Tagaytay, pinakamainit naman ang 29 degrees Celsius. Pagsapit pa lamang ng tanghali, asahan na po yung mostly cloudy skies dito po sa may Pangasinan, bahagi ng Central Luzon, ganyan din po sa may Calabar Zone, Bicol Region, at natitirang bahagi ng Mimaropa as well as Metro Manila. Then pagsapit po ng hapon, meron na tayong mga isolated thunderstorms sa ilang parte po ng Ilocos Region, ng Cordillera, ganyan din po ng Central Luzon, at dito rin po sa natitirang bahagi ng Southern Luzon. Sa ating mga kababayan naman po sa Visayas, asahan ang generally fair weather conditions naman sa umaga. So maraming lugar po ang magiging maaraw ngayong umaga. Epekto po yan ng easterlies. So pagsapit ng tanghali, magiging mainit din at maalinsangan. Pagsapit naman ng hapon hanggang gabi ay mataas ang tsansa ng mga pag-ulan, lalo na dito sa may Western Visayas and Central Visayas, habang may mga isolated thunderstorms dito sa may Southern Leyte. Sa ating mga kababayan naman po sa Mindanao, as early as this morning, meron na tayong kalat-kalat na mga pag-uulan dito po sa may Davao Region and Caraga Region. So mag-ingat sa posibleng mga baha or landslides, epekto rin po ito ng easterlies and the intertropical convergence zone. Then pagsapit po ng tanghali, magiging mostly cloudy skies ng halos buong Mindanao at meron muli mga isolated thunderstorms or pulukulong pagkidlat pagkulog pagsapit ng hapon hanggang gabi dito po sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao Region, ganyan din po sa Soxarjen at mga probinsya ng Lanao del Sur at Maguindanao. Temperature natin for Metro Cebu and Metro Davao is mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan na maglalayag, particularly sa ating mga kababayan nangingisda, wala po tayong nakataas sa gale warning at wala rin tayong inaasahan na sea travel suspensions hanggang weekend. Inulit natin, kapag meron tayong mga thunderstorms, possible po ang hanggang 2 metrong taas ng alon or halos isang palapag po ng gusaling taas ng mga pag-alon. Then kapag wala naman tayong mga thunderstorms, nasa kalahating metrong taas ng alon sa open sea. Sa ating mga kababayan po dito sa Metro Manila, sa weekend hanggang sa Lunes, asahan pa rin ang fair weather conditions sa umaga po yan. So magiging maaraw naman in many times sa umaga hanggang tanghali. Then pagsapit po ng hapon hanggang gabi ay meron tayong mga 1 to 2 hours na mga thunderstorms sometime between 2 p.m. hanggang 8 p.m. So kung lalabas po ng bahay, is magdala pa rin ng payong. Sa ating mga kababayan at mamamasyal po sa Baguio City, similar weather conditions as Metro Manila, magiging maaraw naman po sa umaga hanggang sa tanghali. At sa tanghali, maganda, presko pa rin po ang panahon hanggang 22 degrees Celsius. Sa hapon hanggang sa gabi, dyan na nakakaroon ng mga localized thunderstorms
na walang kinalaman po sa low pressure area or bagyo. Sa ating mga kababayan sa Bicol Region, particularly sa Legazpi City, over the weekend, asahan naman yung bahagyang maaraw na panahon, lalo na sa umaga hanggang tanghali. At meron lamang mga pulupulong pag-ulan sometime from noontime hanggang sa hapon. Then pagsapit po ng Lunes, asahan yung mataas na tsansa ng mga thunderstorms or pulupulong pagitan at pagkulog sa tanghali. Ito po'y walang kinalaman sa bagyo or low pressure area. The prevailing weather system pa rin po ay ang mainit na easterlies. Sa ating mga kababayan for the entire Central Visayas and particularly dito sa Metro Cebu, asahan naman po yung generally maaraw na umaga hanggang tanghali ng Sabado. Mataas ang tsansa ng mga pag-ulan pagsapit ng hapon, lalo na sa araw po ng Linggo. At pagsapit naman ng Lunes, mababa ang tsansa ng mga pag-ulan, so generally maaraw naman at may kainitan ng panahon. Panghuli sa atong mga kaigsaunan din ha, sa Metro Davao, wala din tayong inaasahang weather disturbance sa mga kaapekto sa ating mga kababayan doon. Mababa ang tsansa ng mga pag-ulan umaga hanggang tanghali. Yun nga lang po, asahan yung mainit at maninsangan na panahon hanggang 33 degrees Celsius. Pagsapit na ng gabi, nagkakaroon ng mga cumulonimbus clouds at mataas muli ang tsansa ng mga pagkidlat kulog doon. Si Haring Araw ay sisikat 5:37 ng umaga at lulubog ito 6:28 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Ako po si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, pag-asa ang magandang solusyon.